Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Pinumpirma kahapon June 27 ng National Bureau of Investigation o NBI na nagtugma ang fingerprint ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, conclusive at maaaring gamiting ebidensya sa korte ang nakuha nilang findings laban sa alkalde. Binigyang diin ng opisyal na hindi maaaring magkaroon ng magkaparehong fingerprint ang dalawang magkaibang tao at hindi rin anya posible na magbago ito. The Senate through Senator Fonteveros wrote me a letter asking for any record pertaining to this person. So I immediately tasked my IRD, yung Identification and Records Division namin, to look into it and cooperate with the Senate. But then, I tell you, ang fingerprint na nakatabi sa aming record ay that is an infallible science of identification. No two person will have the same fingerprint. So, kaya yung kahit na mag-iba-iba ka ng pangalan, mag-iba-iba ka ng mukha, litrato, whatever, your fingerprint will never change. Samantala, plano naman ng Office of Solicitor General o OSG na magsampa ng co-warranto case laban sa suspendidong alkalde sa lalong madaling panahon. Gate ni Solicitor General Menardo Guevara, nagkaroon na ng sagot ang mga tanong sa tunay na pagkatao ni Mayor Guo matapos na madiskubre ang pagkakatugma ng fingerprint nito sa nasabing Chinese national. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ng Philippine Coast Guard na na-monitor nito sa loob ng 10 araw ang galaw ng monster ship ng China na nagpaikot-ikot sa mga bahura at mga karagatang sakop ng EEZ ng bansa sa tulong ng Dark Vessel Detection Technology ng Canada. June 17, umalis ang monster ship o CCG-5901 sa Hainan, China at dumiretso sa Parola at Pag-asa Island. Pagkatapos ay pumasok sa Zamora Reef at nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, dumaan sa Bayani at Union Banks. June 20, pumasok ito sa Kagitingan Reef. Posibleng nag-resupply ito doon bago magtungo sa EEZ ng Malaysia at Brunei. Pagkatapos ay pumasok ulit sa EEZ ng bansa. Nagpunta ito ng Rizal Reef, Panganiban Reef at saka dumaan sa Lawak, Patag Island at nagtungo sa Escoda Shoal. Lumapit din ito sa El Nido, Palawan ng hanggang 34 nautical miles. Pagkatapos ay nagtungo ito sa Bajo de Masinloc, kung saan nandoon ang tatlong CCG vessel. Itong Miyerkules ng umaga ay nakita ito 46 nautical miles mula sa Hainan. Hataw Balita Ngayon. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napapanahon na upang magdagdag ng hakbang ang bansa laban sa mapanganib na aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay PBBM, higit pa sa paghahain ng diplomatic protest ang dapat nang gawin ng pamahalaang Pilipinas matapos ang pinakahuling aksyon ng Beijing laban sa mga kasama sa resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17 na nagresulta ng pagkaputol ng daliri ng isang Navy personnel. Hindi na idinitali pa ni Pangulong Marcos ang susunod na hakbang ng Pilipinas sa aksyon na ito ng China matapos ang paghahain ng note verbal. But you know, we have over 100 already protests. We have already made the similar number of demarche. So we have to do more than just that. I think we have already made our position very clear. We have made our objections to some of the actions that were undertaken by the maritime forces of the PLA. Also, our objection to that, we have also made it very clear, not only to the ambassador, but also to Beijing. Hataw Balita Ngayon!
Nagsalita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pagbibitiw sa gabinete ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Pangulo, tumanggi na umano ang Vice Presidente na sabihin sa kanya ang tunay na dahilan ng kanyang pagre-resign bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Hindi na umano niya pinilit pa si VP Sara na sabihin ang dahilan ng kanyang resignation. Tiniyak na lang ni PBBM na agad siyang magtatalaga ng kapalit nito dahil mahalaga ang iniwang posisyon ng Vice Presidente sa DepEd. She didn't give any reasons. I asked her if there were any particular reasons why she has chosen to resign from the Department of Education and from the NTF-ELCAC. And she said, "Wag na lang natin pag-usapan." So I did not force the issue. So no matter the change of leadership in within the department, we still have to carry on. So we are now today's. I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary by the end of the week. Balita ngayon. Kinumpirma kahapon, June 27, ng Department of Justice o DOJ na pinagbigyan ng korte sa Timor-Leste ang hiling ng Pilipinas na extradition kay dating congressman na Arnie Tebes. Inaasahan ng kagawaran na mapapauwi na sa bansa ang dating mambabatas matapos na iparating sa kanila ng Attorney General ng Timor-Leste ang impormasyon. Inaabangan naman ng kagawaran ang pagdating ni Tebes para harapin niya nito ang mga kaso laban sa kanya sa korte dito sa bansa. Hataw Balita ngayon. Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao o human rights sa war on drugs ng administrasyon ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Gayunman, para sa mambabatas, sa iilang kaso lamang ito at hindi rin umano ipinag-utos ng pamahalaan. Binigyan din ito na walang matinong leader na magsasabi sa kanyang mga tauhan o nasasakupan na lumabag ang mga ito sa batas o labagin ang karapatang pantao. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Mm-hmm. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talaga na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Dapat walang pulis na yun na-convicto, nakasuhan, na-convicto, nakulong. Kaya nga dapat investigan individually bawang kaso. Mm-hmm. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity. Walang leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Unless of course na mayroong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andiyan yan sa training ng pulis. Inihayag ng Department of Budget and Management o DBM kasunod ng 188 na pulong ng ahensya na ang proposed national budget para sa fiscal year 2025 ay nakatakda sa 6.352 trillion pesos. Ang iminungkahing budget na alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ay naglalayong paunlarin at protektahan ang mga kakayahan ng mga individual at pamilya, ibahin ang anyo ng mga sektor ng produksyon upang makabuo ng mas dekalidad na trabaho at makagawa ng mapagkumpetensyang mga produkto at pagyamanin ng isang kaaya-ayang kapaligiran na sumasaklaw sa mga institusyon. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon!
Kasunod ng ika-188 pulong ng Department of Budget Coordination Committee o DBCC, inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman na ang proposed national budget para sa fiscal year o FY 2025 ay nakatakda sa 6.352 trilyon. Katumbas ito ng 22.0% ng GDP at 10.1% na mas mataas kaysa FY 2024 budget na 5.768 trilyon. Ayon sa Kalihim, nakaangkla sa temang Agenda for Prosperity Fulfilling the Needs and Aspirations of the Filipino People. Bubuo ang panukalang FY 2025 national budget sa mga natamo mula sa unang dalawang taon ng pang-administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at magpapatuloy upang ihatid ang pagbabagong pang-ekonomiya at pandipunan para sa isang maunlad, inklusibo at matatag na lipunan. Sa pagsusuri ng mga panukala sa budget ng mga ahensya para sa FY 2025, isinasaalang-alang ng DBM ang ilang salik gaya ng pagkakaroon ng espasyo sa pananalapi, kahandaan sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto, kapasidad ng ahensya at pagkakahanay sa mga direksyon sa paggasta. Binigyang priority din ang mga programa sa ilalim ng 3-Year Rolling Infrastructure Program o TRIP Information System Strategic Plan o ISSP at Program Convergence Budgeting o PCB. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon! Ininspeksyon ng lokal ng pamahalaan ng Bataan ang isang BPO company sa probinsya bilang tugon sa direktiba ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw balita ngayon! Nagsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Bataan sa Central 1 na isang business process outsourcing o BPO company sa lalawigan. Tugon ito sa panawagan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na nagbibigay kalayaan sa mga lokal na pamahalaan na pangunahan ang pag-inspeksyon sa mga kumpanya na kanilang nasasakupan at upang huwag nang hintayin pa na mismong ang komisyon ang magsagawa nito. Ito ay kasabay ng kontrobersya na kinasasangkutan ng mga Philippine offshore gaming operator at ang sunod-sunod na isinagawang raid sa mga pinaghihinalaang illegal na pogo hub sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinangunahan ni Governor Joe Ed Garcia ang pag-ikot at pag-inspeksyon sa mga pasilidad ng nasabing BPO company. Kaya naman din po tayo nag-re-inspection dahil kung napanood nyo rin naman sa TV, no? si PAOC. Diba? Siya na rin nang galing na rin sa kanila na kesa antayin pa sila na bumaba, mag-rate, etc. Kayo na, mga nasa local government units, yung gumawa ng paraan para mag-inspect, siguraduhin na walang illegal na nangyayari sa mga negosyo, lalo na sa mga BPO or POGO sa iba't ibang lugar ng ating pong mga probinsya. So in this case, ito po sa Bataan, o doon ang bisita naman natin nung nakaraan, kaya sinama rin namin kayo para in adherence na rin sa request ng PAOC na tayo na rin po mag-gumawa ng due diligence na inspection para siguradong safe yung ating pong mga kababayan, wala pong illegal na nangyayari. Bagamat ayon kay Atty. Joey Angeles, ang Central 1 Ania ay may hawak na lisensya na katumbas ng sa POGO. Ngunit sa kasalukuyan ay nananatiling BPO pa lamang umano ang operasyon nito at walang aktwal na gaming hub sa loob ng pasilidad. Sa kabila ito ng pagkakaroon ng lisensya para rito na ini-issue ng Authority Freeport Area of Bataan o AFAB sa bisa ng isang special law. Central 1 is operating as an accredited service provider of online gaming operators. So they are doing online gaming operations. But they have a license for that. They already have a license for online gaming operations. So they can actually, but they are not yet doing that. Because it will take a lot of time, a lot of preparation, a lot of compliance before they can do that. Pogo per se, hindi man po yun ang illegal, especially if there is a license. Kaya may batas mo tayo for Pogo. Kaya rin po kapag authorized to issue license or Pogo, but we don't call it Pogo, interactive gaming license. Personal namang iniikot ng CEO ng Central 1 ang mga kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga miyembro ng media upang ipakita ang buong compound at upang masiguro na ligtas ang mga empleyado nito. Binigyan din ni Bagak Bataan Mayor Romel Del Rosario na patuloy umanong binabantayan ang nasabing kumpanya ng kanilang munisipalidad na nakasasakop sa lugar. Based on our observation kanina ni Governor,
nakita ko naman wala naman sila illegal na ginagawa. At syempre, hindi naman ngayon lang natatapos yan. Kaya patuloy natin babantayan kung patarokon paano po sana wala. At syempre, nagpapala tayo sa governor, congressman, congressman. Hindi naman tayo talagay sa alakan yung mga kagandaan. At malaki ang tumala natin sa kanila. Nakita niya naman sila pa nagawa ng paraan para kasama kayo, kasama tayo, na maobserbahan kung ano talaga ang nangyayari sa Central One. Milano Aquino, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Isang 34-anyos na lalaking U.S. national ang inaresto ng National Bureau of Investigation 11 sa loob ng isang hotel sa Davao City pasado alauna ng hapon nitong Webes, June 27, dahil sa paglabag sa anti-trafficking in persons. Naaktuhan mismo ang suspect na kasama pa sa loob ng kwarto ang apat na kababaihang biktima umano nito, partikular na ang tatlong menor de edad at isang 19-anyos na babae. Ayon sa NBI 11, nahuli ang suspect, batay na rin sa surveillance at natanggap na impormasyon ng mga otoridad. Ngayong araw ng Biyernes, June 28 naman, sasampahan ang kasong child trafficking and child abuse ang suspect sa korte sa Davao City. Ite-turn over naman sa Department of Social Welfare and Development ang mga minor de edad at isa sa ilalim sa psychosocial intervention. Hataw Balita ngayon! Tatlong bayan at anim na barangay na sa Bicol Region ang idiniklarang drug cleared ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na area. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita ngayon! Muli na namang nadagdagan ang bilang ng mga lugar sa Bicol na idineklarang drug cleared areas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Kabilang sa mga ito ay ang mga bayan ng Manito at Malinaw sa probinsya ng Albay, gayon din ang bayan ng Gigmoto sa lalawigan ng Catanduanes. Kasama na rin ang mga drug cleared ang anim na barangay mula sa probinsya ng Camarines, Surat, Sorsogon. Ayon sa ahensya, nakapasa ang naturang mga lugar sa parametro na hinihingi ng Regional Oversight Committee kung saan wala nang nakikita na anumang operasyon ng illegal na droga sa isang lugar. Wala na rin dapat chemical warehouse at drug dens na matatagpuan doon. Kasabay nito, kinakitaan din ang nasabing mga lugar ng intensified campaign kontra illegal drugs sa pamamagitan ng anti-drug activities, drug awareness at drug information and education. Nilinaw naman ng ahensya na iba ang drug cleared sa tinatawag na drug-free area kung saan walang record ng anumang aktibidad ng illegal drugs simula pa ng una. Batay sa pinakahuling datos mula sa PDEA Bicol, aabot na sa 40 munisipalidad ang deklarado ng drug cleared sa Bicol Region. Sa 3,471 naman nakabuo ang barangay sa rehiyon, 2,357 dito ay drug cleared na. 678 na rin ang itinuturing na drug free at 436 pa ang drug affected. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Nakikipagdialogo ang mga kawani ng Philippine National Railway sa mga local government unit at mga barangay na nasasakop ng mga ruta ng tren sa Camarines Sur at Albay mula noong June 25 at magpapatuloy hanggang ngayong Biyernes, June 28. Para nito ng pamunuan ng PNR upang maiwasan at masolusyunan ang mga naitatalang aksidente na sangkot ang kanilang mga tren, pati na rin ang mga right-of-way sa lahat ng ruta nito sa buong Bicol Region. Umaasa ang PNR sa Kabikulan na dahil sa isinasagawang pag-uusap ay mababawasan ang mga aksidente sa tren sa rehiyon. Nagsagawa rin ng survey ang mga kawani ng National Railways dahil sa mga illegal na construction sa mga property ng ahensya. Hataw Balita ngayon! Ito, magandang balita ito, amigo. Isa sa problema sa summer capital ng bansa ang masikip na daloy ng trapiko, lalo na tuwing holiday season, kung saan dagsa ang dumaray yung mga turista. Isa sa nakikitang solusyon ay ang paggamit ng cable cars sa lungsod. Kaya naman, excited na para rito ang mga turista at bumibisita sa City of Pines. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw Balita ngayon!
hindi na kailangan mang ibang bansa para lamang maranasan ang pagsakay sa cable cars na gaya sa bansang Singapore, China at Japan. Dahil ang cable cars pinag-aaralan ng gamitin sa summer capital ng Pilipinas. Kung ang mga turista nag-e-enjoy sa malamig na temperatura at magagandang tanawin tuwing bumibisita sa Baguio City, lalo na kapag may cable cars na sa City of Pines. Kaya't ang turistang si Christine ay excited ng magkaroon ng ganitong mode of transportation sa syudad dahil ito raw din kasi ang pangarap ng kanyang anak. China. Opo, pangarap po yun ng anak ko sa Japan. Opo. Kagaya po ng e-bike, malaki pong tipid ang e-bike po sa ano, siguro ganun din po yung cable car. Maging ang turistang si Chris, mas maigi raw na may cable car para iwas na rin sa traffic sa lungsod. Mas maganda kasi mas accessible yung transportasyon papunta po dito at pababa po ng ano. Ano ang Camden Hill? Maraming puno po. Tsaka nakaka-relaxing din po pag, kasi siyempre abot din sa papahinga tsaka sa ano po. Pag-aralan ng BCS Conversion and Development Authority o BCDA kasamang Zip Infrastructure Company na nakabase sa Japan ang paglalagay ng cable cars sa lugar sa pamamagitan ng isang feasibility study sa system na tinatawag na ZIPAR. Ito ang paglalagay ng mga self-driving cable car bilang alternatibong transportasyon sa Baguio City. Kasunod ito ng paglagda ng ahensya sa isang Memorandum of Understanding o MOU, katuwang ang naturang kumpanya upang mag-install ng ZIPAR sa loob ng Camp Janhae. Nag-grab po kami, pahirapan pa po kaming makabook. Tapos hindi po pala pwede yung, kasi 6 po kami, hindi po pwede ang 6 sa isang grab. Dapat po ay 4 lang kasi huhulihin po. Eh, pagka po nagkameron po nung nabanggit no, na cable car, mas ano po, mas accessible po sa mga kagaya namin turista. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang cable car na itetest sa Baguio City ay isang game changer para sa urban public transport. Dagdag pa niya, plano rin nila na i-adapt ang paggamit ng cable cars sa isang highly congested metropolis gaya ng Metro Manila. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Pansamantala, ang pinatigil ni United States President Joe Biden ang bomb shipment ng Estados Unidos papuntang Israel. Kasalukuyan pa umanong sinusuri ng mga kalyado ng Estados Unidos ang pagpapadala ng bomba sa Israel. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw balita ngayon! Hindi pa rin may padadala sa Israel ang heavy bombs mula sa Estados Unidos habang patuloy na inaayos ang issue patungkol dito. Ayon sa isang senior US official, itutuloy pa rin umano ang pagpapadala ng heavy bombs sa Israel upang suportahan ang pakikipaglaban nito sa Hamas militants sa Gaza. Matatanda ang orihinal na ipinatigil ang shipment na ito noong Mayo dahil nababahala si President Biden na maaaring mas tumaas ang casualties ng Palestinian civilians sa Gaza. Ang shipment na ito ay may bigat na 2,000 pounds na may 500 pound na bomba. Ayon kay Israel Defense Minister Yoav Gallant, nakahanda umano ang Israel sa anumang senaryo na maaaring mangyari sa Gaza. Dagdag pa niya, naghahanda rin ang Israel military sa lower intensity operations laban sa natitirang Hamas militants. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! Hindi nagtagumpay ang tangkang kudeta sa Bolivia nitong Miyerkules. Inaresto si General Juan Jose Zuniga sa pagprotesta nito sa Central Plaza, Morillo Square, kung saan nandoon ang tahanan ng Pangulo at Kongreso. Ito ang humahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw balita ngayon! Nabigo ang tangkang kudeta sa bansang Bolivia nitong Miyerkules, June 26. Sinabi ni President Luis Arce na ang tangkang kudeta ay isang banta sa demokrasya ng bansa. Hinimok nito ang mga mamamayan ng Bolivia na magkaisa laban dito. Pinanumpari ni President Arce si Jose Wilson Sanchez bilang bagong military commander matapos maaresto si Zuniga. Nais nitong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan.
inutusan din ni Sanchez sa mga militar na bumalik na sa kanilang mga unit. Tumataas ang tensyon sa Bolivia sa papalapit na eleksyon sa 2025. Balak tumakbo ni dating President Evo Morales laban kay Pangulong Arce na siya niyang dating kakampi. Bago ang naging paglusob ni Zuniga sa palasyo, nagsalita ito sa mga mamamahayag na sinabing patuloy na nilalabanan ng Bolivia ang pagbaba ng ekonomiya nito sa pag-ubos ng reserba ng Central Bank at gas exports. Anya, nagpahayag na ng pagkadismaya ang tatlong Chief of Armed Forces at nais nang magkaroon ng gabinete. Kalaunan, sinabi ni Zuniga na inutusan umano siya ni President Arce na gumawa ng paraan para mas maging popular siya. Ayon kay Interior Minister Eduardo del Castillo, na humahanap lang si Zuniga ng kabantugan habang siyam na tao ang nasaktan sa pangyayari. Darin Angeles, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon! I-re-recall ulit ng kumpanyang Tesla ang Cybertruck nito dahil sa ilang malilit na issues na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kalsada. Ito na ang pang-apat na recall na ginawa ng Tesla sa nasabing sasakyan sa loob lamang ng isang taon. Itong humahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon! Inanunsyo ng Tesla nito lamang Martes, June 25, na i-re-recall ulit nila ang halos 12,000 units ng kanilang Cybertruck dahil sa umano'y malfunctioning windshield wiper at exterior trim nito. Ayon sa isang dokumentong inilabas ng United States National Highway Traffic Safety Administration, isang piraso ng plastic trim na nakadikit sa gilid ng angled wall ng Cybertruck ang pwedeng matanggal at lumipad na maaaring magdulot ng malaking panganib sa kalsada, lalo na sa mga motorista. Sa imbestigasyon ng Tesla, lumalabas na ito ay dahil sa hindi maayos na pagkaka-install ng nasabing parte ng sasakyan. Nakita rin na ang motor controller na nakakabit sa windshield wiper ng Cybertruck ay madaling masira na maaaring magdulot ng aksidente lalo na sa panahon na maulap at tag-ulan. Ayon sa Tesla, sisimulan itong mabigay ng abiso sa mga nagmamay-ari ng Cybertruck sa kalagitnaan ng Agosto. Upang matugunan ang mga issue, hihilingin ng Tesla sa mga nagmamay-ari ng Cybertruck na dalhin ang kanilang mga sasakyan sa mga Tesla Service Center upang palitan ang mga nasabing depekto at mai-install ito ng maayos at tama. Ito na ang pang-apat na beses na i-re-recall ng Tesla ang nasabing sasakyan. December 2023, nang unang i-recall ang Cybertruck dahil sa problema sa autopilot system nito. Buwan ng Pebrero naman nang i-recall ito dahil sa maliliit na front size sa warning lights nito. At dahil naman sa maaaring ma-stuck ang accelerator pedal nito, kaya ni-recall ito noong Abril. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Ipong low pressure area ay tuloy na po nalusaw kahapon at yung epekto na ITCSA ay tuloy na pong humina at hindi na ito nakakapekto sa bansa. Easterly po ang nakakapekto sa ating bansa kaya ngayong araw ay maakaasa po tayo ng maliwalas ang panahon. Itong easterly ay magpapatuloy ng epekto nito bukas, Sabado at Linggo. Sa mga nagtatanong kung may inaasahan po tayong low pressure area o bagyo sa susunod na tatlong araw, sa nakita namin, wala po tayong inaasahan na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko na maaaring makaapekto sa ating bansa. Ang araw po sisigat sa ganap na 5:30 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:29 ng hapon. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pitong miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng 84 Infantry Battalion sa Malbang, sa Pantabangan, Nueva Ecija.
Bukod dito, nagpapatuloy pa rin ang clearing operation sa lugar kung saan target ng mga sundalo na mahuli pa ang mahigit 10 mga membro ng Communist Terrorist Group na nagtatago sa bulubunduking lugar sa bayan. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita, ngayon! Ayop ng balak. Nasa isang puninarya na sa Barangay Malbang sa bayan ng Pantabanga, Nueva Ecija, ang bangkay ng 7 Communist Terrorist Group o CTG na nasawi sa nangyaring inkwentro ng mga tropa ng sundalo bandang hapon nitong Miyerkules, June 26. Sa hanay po ng kalaban, meron pong pito na casualty at naka-recover po tayo ng 10 na firearms. Ayon kay Major Jimson Masangkay, hepe ng 7th Infantry Division, nung nakarang Huwebes patinugis ng 84th Infantry Battalion ang tropa ng kilusang larangan guerrilla sa Gitnang Luzon o kilala sa Komiting Rehiyon Gitnang Luzon na nakasagupa ng tropa ng sundalo sa bayan ng Alfonso, Castaneda sa Nueva Vizcaya. Anya, natakasan sila ng mga rebelding grupo pero sa tulong ng ilang concerned citizen at mga barangay official ay natunton ang kuta kung saan nagtatago ang mga ito sa Barangay Malbang, Nueva Ecija. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit combat operation at airstrike ang mga sundalo bilang suporta sa ground troops na humahabol sa mga rebelde. Tuloy sa tayo na nagkaroon po ng mga series of encounters, nasundan po ng atin pong mga kasundaluhan, napulitan ang kalaban. And then from there, yung atin pong mga mababayan, yung atin pong mga civilian, from time to time or daily basis, nagbibigay po sa atin ng information. So doon po, na-pinpoint po natin, na-locate po natin yung exact location ng kalaban doon po sa area. Samantala, 3 sa nasawing rebelde ang meron ng pagkakakilanlan habang hindi pa rin natutukoy ang 4 na NPA. Nagpapatuloy pa rin ang clearing at hot pursuit operation sa 13 pang tropa ng rebelde. Pakiusap naman ng mga sundalo sa kanila, sumuko na upang hindi na mapahamak pa. Ngayon po, ina-identify pa po yung mga cadaver and we hope na kasama po yung leadership nila sa mga nasawi. Para at least kahit pa paano po, yung ibang mga subordinates na medyo takot sa kanila, magbalik doon sa atin. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Kinilala ang isang janitress sa isang mall sa Baguio City matapos nitong isauli ang napulot na wallet na naglalaman ng 300,000 pesos. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw balita ngayon. Abala sa paglilinis ng comfort room sa isang mall sa Baguio City ang 55-anyos na janitress na si Aling Wilma. Nang makita nito ang isang bag na naglalaman ng 300,000 pesos na halaga ng pera, agad niya itong isinoli sa pamunuan ng mall, partikular na sa Customer Relations Service Office. Dahil hindi nagpasilaw sa napulot na bag na may lamang pera, sinuklian ng parangal at biyaya ang katapatan ni Aling Wilma. Hindi ka natukso? Hindi po ako natukso. Lahat ng naiiwan sa CR namin, binabalik po namin sa CRS. Responsibility po namin na kung anong maiiwan doon, binabalik po namin lahat. Kabilang si Aling Wilma sa mga pinarangalan sa Joint Tactical Inspection and General Assembly of Troops 2024 ng malaking mall sa lungsod. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na naging guest of honor and speaker ng naturang aktibidad, ang pagganap ng responsibilidad ng mga nasa industriya ng management services ay laging kaakibat ng kahusayan. Take ownership, take responsibility. And every time you're given a responsibility, you always think about future or excellence. Laging maganda ang performance, laging maganda. Iginit naman ng Head of Security Affairs na security is a shared responsibility. Kaya ang tagumpay nila ay tagumpay din ng lahat ng empleyado nila. Ini-emphasize ng aming management because ang security and safety ay it's not only an expense, no? We do not consider it that way but it is an investment. Ang mga nabigyan ng parangal ay kinabibilangan ng mga nagsolin ng napulot at na-recover na cellphone at pera gayon din ang mga nakahuli ng mga shaft lifter.
Ang JTI ay taunang aktibidad na naglalayong ma-inspect ang kahandaan ng mga gwardiya ng naturang mall upang matiyak ang kaligtasan ng mall-goers, empleyado at tenants ng naturang establishmento. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Ipinagkaloob na ng Department of Science and Technology or DOST ang bagong mobile command and control vehicle sa pamanaang panlalawigan ng Camarines Sur. Si Brian Baldarahe, humahataw! Hataw balita ngayon! Sa layuning mas lumakas pa ang kapasidad ng probinsya pagdating sa disaster response, isang unit ng Mobile Command and Control Vehicle o MOCOV ang formal nang ipinagkaloob ng Department of Science and Technology o DOST sa provincial government ng Camarines Sur kahapon June 27. Mayroong communication at surveillance facilities, conference room at iba pang control facilities ang makabagong sasakyan. Meron din itong mga kagamitan para sa pag-rescue gaya na lamang ng mga rescue boat at iba pang medical equipment. Ayon pa sa DOST, ang naturang sasakyan ay makatutulong sa mas mabilis na pag-responde ng mga otoridad sa panahon ng sakuna sa pamamagitan ng command control center na nasa loob nito. Pinangunahan ng mga opisyal ng lalawigan ng turnover ceremony ng naturang sasakyan kasama si DOST Secretary Renato Siludom Jr. Kaugnay nito, ipinagmalaki naman ng DOST na ang orihinal na disenyo at lumikha ng MOCOV ay isang Pinoy. Patunay lamang anya ito ng kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pagpapabuti ng disaster response capacity ng Pilipinas upang maharap ang anumang sakuna na tumatama sa bansa. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Tumaas ang multa para sa pag-abuso ng temporary workers sa Canada. Dahil sa programa ng bansa, maaari silang magmulta ng 36% na mas malaki kumpara noong nakaraang taon. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus Live. Hataw balita ngayon! Charles, sino ang magiging apektado nito? Sherwin, ang mga employer na gumagamit ng murang foreign labor ay nanganganib na magmulta na mas malaki dahil ito sa posibleng paglabag sa programa ng gobyerno na paraan para kumuha sila ng temporary employees sa labas ng bansa. Pagmumultahin ang mga negosyong hindi makakasunod sa batas ng Temporary Foreign Workers Program. Tumaas ito sa $2.1 million sa pagtatapos ng fiscal year noong March 31. 36% ang itinaas ito sa nakaraang taon ayon sa datos sa Employment and Social Development Canada. 12 employer ang kasalukuyang pinagbawalan na gumamit ng program. 7 lang ang pinagbawalan noong nakaraang taon. Nasa 2,100 business ang iniimbestigahan at 6% sa kanila ang hindi sumunod sa batas ng programa. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng di sumusunod dito dahil na rin sa pagdami ng bilang ng foreign workers matapos ang pandemya. Kahit na plano ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na bawasan ang temporary immigrant population ng 20% sa susunod na 3 taon, nananatiling puwersa ng manggagawa ang mga bagong dating sa bansa. Kabilang sa pagtaas ng multa ay dahil sa karagdagang inspektor ng gobyerno at paggawa ng Worker Protection Tip Line. Balik sa iyo, Sherwin. Paano naman, Charles, mababan yung isang employer sa naturang programa? Yes, Sherwin, ang isang employer ay maaaring maban o magbayad ng multa kung hindi sila nakakapagbigay ng sapat na sahod sa kanilang mga manggagawa o na ilalagay ang buhay ng kanilang trabahador sa panganib o hindi sila nakakapag-provide ng safe na working condition. Balik sa'yo, Sherwin. Alright, maraming salamat, Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw balita ngayon! Bumida ang sari-saring produkto ng pagkaing Pinoy gaya ng halo-halo, dried mango, banana chips at iba pa sa ginanap na Taipei International Food Show sa Taiwan. 15 Filipino food company ang nagkaroon ng pagkakataong i-exhibit at ipatikim ang kanilang mga produkto sa international market. Ito ang humahataw na balita ni Paolo Dasal. Balita ngayon! Halo-halo, banana chips,
buko juice at dahon ng malunggay. Ilan lamang yan sa mga produktong Pinoy na kasamang itinampok sa taunang Taipei International Food Show sa Taiwan na nagsimula noong Miyerkules, June 26. 15 Filipino food company ang nagkaroon ng pagkakataong ipatikim ang kanilang mga produkto, hindi lamang sa mga Taiwanese, kundi maging sa international food exporter. Mga products na na-exhibit natin ngayon ay yung mga top export food products natin to Taiwan. So we have mga snack food, meron tayong mga processed food, meron tayong fresh na seafood, meron tayong mga coffee, juices, and beverages na we hope na would appeal to the Taiwan market. Ang products po natin naka-exhibit are yung mga most loved po ng mga Filipino. So we have po for the halo-halo ingredients, the frozen fruits and vegetables, so we have the steamed banana, sauces and condiments, and our noodle line. Actually, meron din po tayong mga new products na naging winner po ng Katha. So these are the dried leafy vegetables, malunggay, saluyo, tsaka pepper leaves, creamy halo-halo. So ano na po siya, ready to eat, just add crushed ice. And the gourmet bagoong po. So we have the tomato and the garlic. Pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagsali ng mga Pinoy company sa nasabing International Food Expo sa pakikipagtulungan ng Philippine Trade and Investment Center o PTIC. Isa sa mga proyekto ng DTI na lalong mapalakas ang pag-export ng mga produktong Pinoy at makapagdagdag ng trabaho. Well, actually, ang DTI through the Philippine Trade and Investment Center in Taipei at ang mga kasama natin dito, ang Export Marketing Bureau, Philippine Food Exporters Confederation, Philippine Food Processors and Manufacturers, PhilFoodex, ay nagtutulong-tulong to prepare yung mga food companies natin to be market ready. So importante yun that they will know the standards of being practiced dun sa market para yung produkto natin, bago pa lang dumating dito, ay ready na for the market. Unang-una ay yung na-open natin yung international market natin para sa ating mga goods. Eh, alam mo, napakaganda ang ating produkto eh. Kaya kailangan lang ng exposure. And occasions like this, nagbibigay ng occasion na maipakita natin yung magagandang produkto natin sa Pilipinas. Hopefully, ma-attract yung ating mga foreign borrowers at lalago ang ating ekonomiya because of this export of our products, especially agricultural products. Ayon pa kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Sylvester Bellio III, mahalagang mabigyan ng pamahalaan ng incentives ang kumpanyang nagsisimula pa lamang mag-export. The best that our government would do is provide them the right incentives. Unang-una, huwag masyadong malaki ang mga requirement. Kasi kumisan yung sa dami ng requirement, yung mga maliliit nating businessmen, hindi nila makayanan. So, dapat our government should provide incentive. Like for example, yung mga raw materials na gagamitin, make it more available. Ganun. Para sa ganun, kakayanin ng ating mga businessmen. Payo naman ng mga Pilipino food exporter para sa mga nagnanais pasukin ang food export. Bukod sa sipag at tiyaga, mahalaga ang innovation upang makipagsabayan sa international market. Tayo po palagi po natin continuous innovation at saka yung quality certifications po natin. Love your brand more than anyone else. Kahit ano man yung binabenta mo, coconut juice, kangkong, pag araw-araw nilalagyan mo yan ng oras. And you give time to it, even 1 hour a day, definitely maaabot nyo rin to. Tsaka sipag, syempre. Sipag at tiyaga is number one. And always look back to where you came from. Bubuksan sa publiko ang 4-day Taipei International Food Show sa Nanggang Exhibition Center sa Taipei bukas June 29. Paolo Dasal, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Pedro Kapitulo 3, talatang 11. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan
at kanyang sundan. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 28 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Yan, happy weekend amigo. Ano? At yan po ang mga umahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, June 28, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.